First off, welcome po sa akin channel. Ako po si Papa Jem. Ngayon, paggawa ko po ng reaction video, ang hot topic po ngayon dito po sa Philippines, lalo-lalo sa pang OFW po, ito po hot topic po ito ngayon. Ito po si Mariel Rodriguez nagsalita na sa gluta drip session niya sa Senado. Kung hindi po nakikilala si Mariel Rodriguez, siya po ang may bahay po ng ating senador na si Robin Padilla. Yun nga po, may issue po siya na gluta drip po siya sa opisina ng kanyang asawa na si Mr. Robin Padilla. Ethical po ba ito? Unethical po ang ginawa niya? Pakinggan po natin ang kanyang explanation o paliwanag sa kanyang ginawa. Shoutout po sa News 5 Everywhere sa kanila po galing ang clip na to. Wala na po tayong kalapang-gapang iba pa. Simulan ko na po to. Now let's do this. Okay, oh my gosh! Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Okay. Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So, okay. I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan nung asawa ko yung bill na yan. Okay? So, I was there to support my husband. Okay, kumbaga dito nagpapasakali siya nung hindi niya dinidirekta yung topic, no? Kumbaga, ganyan nga, nagpapasakali muna siya. Kumbaga siguro iniintrohan muna niya, no? Para maintindihan ng tao yung mga ginagawa niya kung bakit nandito siya sa Senado. Doon dahil nga ron doon sa Eddie Garcia bill na pinaghirapan daw ng kanyang asawa na si Mr. Senator Robin Padilla. Diretso po natin to. Alright, now, tumagal po yung, kasi last time parang, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin yan ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin yan. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na mang bastos or whatever. My intention was to show that no matter how busy we are, dapat pinaprioritize pa rin po natin yung paglalagay ng bitamina sa ating katawan. Okay. So, gets ko naman din yung point niya na yun nga, kailangan din natin po bayaran ang katawan natin na, sa pag-inom ng mga vitamins or drip na yan. Pero, like may pam wrong, proper venue ba ang Senado o ang opisina ng kanyang butihing asawang senador Robin Padilla sa paggawa ng ganon, no? Correct me if I'm wrong, pwede po bang gawin 'yon o hindi? Kasi po hindi naman po tayo magmamagaling, no? Hindi po natin saklaw 'yan yung kung anong rules doon. Pero kung yung hindsight ko baga yung biglaang pananaw, no? Sa napapasok sa isip mo, pagkakaalam ko yung mga ganyang session na ginagawa, yung mga ganyang drip na yan, may proper venue siya, either clinic or hospital, whatever, basta yung mga ganun, no? Kasi alam, sa unang pasok sa utak natin, alam natin na ang Senado ay hindi ng ganyang mga aktibidades. Okay, I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, andali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. Diba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking
iniisip. So, yun yung papaliwanag niya, no, na ginawa niya yun doon, yung vitamin drip, hindi daw gluta drip, no. Doon sa opisina ng asawa niya, kasi parang naisip niya na safe, kumbaga safe haven niya, kasi opisina nga doon ng asawa niya. Pero yun nga, yung hindsight, no. Sa akin, bilang normal citizen, no, na walang masyadong alam tukol sa rules sa Senado, o sa opisina sa Senado, yung unang pumasok talaga sa isip ko na may proper venue ang drip yung ganyan. Kumbaga, yun nga sinabi ko kanina kung saan, no. Kumbaga sa akin, siguro para sa akin na honest mistake, or talagang di niya alam, kumbaga, na nabawal yon, o kung bawal nga ba, comment down below kung alam yung bawal. Pero nga sa unang ano pa lang, saldada lang papasok sa utak, Senado, di ba, gagawa ka ng batas doon, hindi yun venue para doon sa ganyang drip something whatever. Okay, pero nag-post ako kasi nga hindi ko naman inisipan po ng masama, wala naman po akong bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos ang daming nag-react. So to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So I deleted that post, but I never ever said that I was taking gluta drip. Sa akin, no, para sa akin, opinion ko lang to bilang isang reactor, bilang citizen, no. Para sa akin, kay anong drip pa yan, kahit anong gluta ba yan, vitamin drip or whatever. Para sa akin talaga, yung unang papasok sa isip ko, hindi siya proper venue talaga. Kumbaga, para sa akin, yun lang nga, di ba, nag-post siya, pinost niya yun, tapos na maraming nang bash, dinilip niya. Kumbaga, siguro naramdaman niya rin na mali yung kanyang ginawa. Kasi unang-una, dapat bago tayo gagawa ng ganyan, bago tayo magpo-post ng mga ganyan, unang-una, dapat siguro iniisip niya muna yung kalagayan din ng kanyang asawa. Kumbaga, public servant ang kanyang asawa na ating senador, ginagalang na Senador Robin Padilla, tapos nandun pa sa opisina ng kanyang asawa, no. Siyempre, yun nga, alam naman natin si Mariel, kasi si Mariel Rodriguez talaga tactless siya, di ba? Real talk yan. Talagang sasabihin niya yung nasa utak niya, nasasabihin niya yung nasa puso niya, ganyan siya. Pero dapat dito, sa tingin ko, dapat meron siya ditong, kumbaga humingi ng sorry, parang ganun, no? Ibaba niya yung sarili niya dito, dahil kahit sino naman siguro na normal na citizen, hindi iisipin na tama yung venue na yun sa paggawa niya ng drip na yan, no? It was vitamin C. Okay? Alright? Oh. Yes! Go! Bakit sa Senate? Because yung oras po. Dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, sige, mag-question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay? Kasi, thank you, sabi ni Eden Bog. Huwag na po kayo mag-explain. Hindi sila worth it. Thank you. Ang toxic na mga tao dito, sabi niya, wag tayo ganyan. Maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. Okay? So, as I was saying, dapat may yung drip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumagal, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, na hindi ko naman inisipan na, oh my gosh, maging national issue pala, ba? Diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay, but it was never my intention na i-offend kayo, gawing parang... hindi ka respectable yung Senado. No, of course not. Okay? Kumbaga nagsasorry lang daw siya dun sa mga na-offend, no, sabi niya. Pero, kasi nga, Miss Mariel, no, ito yung sa akin nga, no, kumbaga may proper venue talaga yan. Kumbaga, dapat mag-sorry ka na lang wholeheartedly sa nagawa mo. At syempre, ipinost mo eh. Kumbaga, wala namang maibabato sa'yo kung hindi ka nag-post. Tapos dun pa sa opisina ng asawa mo. Kumbaga, siguro kung i-comment down below yung mga mas nakakaalam dyan, no, kung bawal talaga yung ginawa niya na yun. Kasi hindi po talaga natin alam, honestly, no, hindi po tayo magmamagaling kung bawal nga ba yung ginawa niya sa opisina ng kanyang asawa na ating Senador Robin Padilla, na doon siya nag vitamin C drip na kanina pa niya po pinapaliwanag, no. Parang kasi yung pagsasorry po niya ay doon lang daw po sa mga na-offend. Pero hindi po natin talaga alam kung meron po ba talagang na broke siyang rules doon sa
Senado. Pero kung sa atin po, lalo sa akin, kung iisipin po, malamang meron po siyang na-broke na rules kasi po, hindi po siya hospital eh, diba? Senado siya. Kumbaga, kahit pa po sabihin natin opisina yon ng kanyang asawa, hindi niya pa rin po pwedeng gawin yung mga bagay na hindi po dapat karapat-dapat na gawin doon sa opisina. For example na lang, no, kahit na hindi yung drip na yan. Halimbawa, kumbaga, pupunta ka doon sa opisina ng asawa mo at magpapaparty ka. Halimbawa, birthday party, magbabash ka doon, birthday bash, or magkakaroon, paglalaruin mo yung mga bata doon. Halimbawa lang, no, sample lang to, no. Hindi po kasi proper venue siya. Yun lang po yung sa akin, no. Correct me if I'm wrong, kaya naka po po sinasabi, kasi po, hindi po talaga natin alam kung bawal po yung ginawa po ni Miss Mariel doon. Pero para sa akin po, sana na lang po, mag-sorry na lang po siya wholeheartedly, na hindi lang po doon sa sinasabi niyang na-open niya. Dahil doon po siya nag-vitamin C drip, no. Kasi po, hindi naman po yan talagang magiging hot topic ngayon o kakalat kung talagang walang mali sa ginawa niya. Okay, so now I'm going to go back to my live selling and yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay, go! Diba? So, ayun, no, kumbaga talagang hindi siya, no, kumbaga, hindi siya ganun kaano mag-sorry. Nagsasorry lang siya dun sa mga na-open. Sinasabi niya sa mga na-offend. Ano kayang masasabi dito ng kanyang asawa na si Senador Robin Padilla? At malamang talaga, kumbaga nasa hot water na naman itong si Mr. Robin Padilla ng ating senador. Dahil po dito sa nangyari na to, sa naging issue ngayon po na kanyang may bahay na si Ms. Mariel Rodriguez Padilla. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Ito po si Papa Jem. Until next time sa ating reaction video. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the like button kung gusto niyo ating reaction video. Comment your thoughts down below. Kung ano pong nasa isip niyo, kung tama po ba ang ginawa ni Miss Mariel. O kung sincere po ba siya sa pag-sorry po niya sa kanyang nagawa. O kung wala po ba siyang nagawang mali, i-comment niyo lang po sa baba. Usap po tayo sa baba sa comment section. God bless and peace out. Bye.